1 verses 1 to 17. Okay? When you read Matthew chapter 1 verses 1 to 17, you'll read and you'll find out it's all about names. Because it's the genealogy of Jesus, the ancestry of Jesus. It's about the family tree of Jesus. From Abraham, 14 generations from Abraham to David. David to Israelites who are exiled, 14 generations. And from exiled Israelites to Jesus Christ who was born in Bethlehem, 14 generations din yan. So, kung babasahin nyo yan, interesting, kung mag-study ka ng Bible, parang sasabihin mo, ano matututunan ko dito, Pastor? Puro pangalan. But, you know what? Just observe the Bible first. Don't do the shortcut na interpretation agad. Never. Sabi ko sa inyo, for you to be able to effectively read the Bible, observation muna. Then, follow na yung interpretation. Then, application. Ganun palagi. Observation muna. Huwag agad sabihin, ay, nakarelate ako dito or ito yung meaning nito. Observation muna. And so, if you can, okay, let's present. Now, the topic tonight is about Christmas. Sabi ko sa inyo, i-cap ko muna yung 7 miracles of Jesus, ha? Nasa 4th miracle na tayo. God willing, 5th miracle on January na lang. Okay? So, Christmas. Christmas is a community experience. So, bakit nasabi ko? Ang Christmas po ay nangyari because of God. He sent Jesus Christ for us to be saved from our sins. It was Jesus Christ who became our sacrifice on the cross, ultimate sacrifice. That's why we have eternal life. And so Christmas happened. And this happened because Jesus Christ wants to redeem the world. And the world is a community. And so again, that's why Christmas is a community experience, because there's no Christmas without Jesus Christ and without Jesus Christ saving the community of people. Hindi lang naman piling tao ang sinave ni Jesus, buong mundo naman. And so we can say Christmas is a community experience. But we will go deeper. Okay, let's go to the Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Tingnan natin, ha. Pakita ko sa inyo. Ayoko ano lang dito. Kasi alam ko, busy kayo lahat. Baka tulugan niyo ako pag binasa ko yan lahat ng pangalan. Mamimilipit yung dila ko dito. Okay, hindi na natin babasahin lahat. We'll just emphasize the main points for tonight. This is the genealogy of Jesus, the Messiah. Pag sinabing Messiah, the Savior of the world, the Anointed One, the promised Lord na mag-save sa atin. The son of David. Ibig sabihin lang nun, from the lineage of David, doon manggagaling ang Messiah. The son of Abraham. Mas nauna pa si Abraham kay David, ah. Okay, then nagsimula na yung family tree. Abraham was the father of Isaac, Jacob. So I will not hindi natin matatapos lahat kung isa-isa natin yung names. Now, meron akong sasabihin sa inyo. I heard this from a pastor. Sabi niya, di ba sinabi dyan, si Abraham, David, then exiled people, Jesus Christ. Parang it seems Jesus is really nakadepende sa genealogy, no? But don't be mistaken, Jesus is not only the Son of Man, He is the Son of God. And so, ibig sabihin, si Jesus lang ang person, ang Panginoon, na bago pa ipanganak, buhay na. In English, Jesus is the only person who existed before He was born. Bakit ganon? Because He is God even before time. Even before universe, heaven, and earth were created, Jesus already existed with the Father and the Holy Spirit. We have
one God in three persons. See? You see my hands? This is one God in three persons. One God in three persons. Isa lang yan. Tatlong persons. And so, oh yes, Jesus came along sa genealogy ni Abraham papunta kay David. David papunta sa exiled people of Israel to Babylon na exiled sila doon for 70 years. And after that, Jesus came through Mary and Joseph. But it was not Joseph's sperm na si Jesus na galing, ha? Not. From the Holy Spirit, he is placed by the Spirit of God in the womb. And so, here we can say, yes, pinanganak later si Jesus, but don't forget, he is God. He is the only person who existed before he was born. Buhay na siya bago pa siya ipanganak. Grabe na. Because he is God. Now, can we learn something from here? This is all names. Pag nagbasa kayo ng Old Testament, no, sa mga pastor na katulad ko, katulad ni Princess, alam nyo, when we go to the book of Numbers, ang temptation, hindi ko nababasahin, puro numbers, puro names, puro lugar, parang wala kang matutunan, no? But because we are trained in the seminary, even names, we can have a sermon. Kahit sa names lang. Now, what can we learn from here? Sa verse 1 pa lang, makikita mo na eh. He is the son of David, the son of Abraham. Now, sa dami-dami ng names, bakit si Abraham ang pinaka-pinili dyan? Okay, although lahat ng names dyan mahalaga. Is it because Abraham is perfect? Never. He failed so many times in life. He sinned against God so many times in life. But the question is, why Abraham? Sa dinami-dami dyan ng mga tao dyan, na mga ninuno, no? Bakit si Abraham? Bakit si David? We will discuss that. And our lesson will come from them. Now, if you talk about Abraham, what can we learn? Okay lang po. If we talk about Abraham, okay, go to my notes. Okay. If we talk about Abraham, what we will learn here is that, basahin ko na lang Hebrews 6, ha? Hebrews 6, 15, 13 to 15. Kung mabilis kayo sa Bible, pwede nyong tingnan din. Okay, Hebrews 6, 13 to 15. This is about Abraham. What can we learn from him? For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, God swore by himself. Nag-swore siya by himself. Wala namang ibang i-swear na eh. Sa kanyang pangalan lang. Saying, anong sinabi niya kay Abraham? Surely, I will bless you and multiply you. If you read the Old Testament, sabi ni God, I will bless you and make you a blessing to many nations, to other families of the world. Now, and thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. Galing, nag-patiently wait daw siya. Pero kung babasahin mo yung Old Testament, maraming beses hindi siya naging patient. Sabi ni Lord, bigyan kita anak, paparamihin ko pa yan, descendants mo. Hindi siya nakapaghintay, inanak niya ang kanyang helper. But why did the writer of Hebrews said Abraham waited patiently? Kung maraming beses naman sumablay siya sa buhay na naging impatient siya. Ang ibig sabihin nun, when a person repents in the Lord, a person repents from his sin, God will not record his sins anymore. You are forgiven. Huwag mo nang pag-usapan. Tapos na yung past mo. Never go back to your past because you will only feel guilt. You will only feel regrets. When you are in the Lord and you have repented from sins and you're willing not to do it again, God will forgive you. And will not even record your past sins like Abraham. Huh? So, what can we learn from Abraham? First and foremost, we can learn from him that God is the promise keeper. God made a promise to him. And
he experienced the promise of God in the perfect time. Wow, anong perfect time sa promise na yon? Wait lang. From Abraham to Jesus Christ, 14 generations, 14 generations, 14 generations. Ilan lahat yon? 42 generations. Eh, yung one generation, 40 years. 40 years times 42. Okay, syempre, kinakulator ko na. 1,685. Na-fulfill ang promise ni God kay Abraham 1,685 years. Are you willing to wait that long? Tayo, mainipin tayo, diba? Pero you know what? You know what? Hindi lang naman kasi to, when God makes a promise to you, this is not only about you. When he said to Abraham, I will bless you and make you a blessing to others, it's because through Jesus Christ, everyone who believes in Jesus Christ will become a descendant of Abraham. And so the fulfillment of all the prophecies, of all the promises came and it happened, everything happened in the life of Jesus. And so, ito na yung sinasabi natin, it is God who makes a promise, not us. Because when we make a promise before God, walang paltos, hindi natin matutupad. We make so many promises to God, but we are not fulfilling it. Bakit? Buti pa, wag ka na mag-promise, gawin mo na lang. Kasi si God, ito pa. Pag gumawa ka ng promise kay God, kahit tumakbo ka, close deal yun. Hahabulin ka at habulin ni God. Eh si God pa naman, He is everywhere. Kahit pumunta ka ng Mars, God is there. Don't ever, ever make a promise to God. It's very dangerous. Better, ask the Lord what He's promised to you. Because God will keep it. Ang daming sumablay na tao, nagpromise-promise kay God. And it ended in tragedy. Because hindi yan dapat ikaw nag-promise kay God, ha? Yung sinasabi natin minsan, Lord, i-bless mo lang negosyo ko and I will serve you. Don't do that. Baka pag bless ka na sa business mo, wala ka ng time kay God. It's God who makes promise. Kung maalala nyo, kung kilala nyo si Jephthah, he is one of the judges of Israel nung hindi pa uso yung hari. Sabi niya kay God, God, pag binigyan mo ako ng victory sa laban namin against our enemies, I will offer the person to you. Eh, ang offering nila noon, di ba, nilalagay sa apoy? Mamamatay ang offering. Sinabi niya ba naman, whoever gets out of the house first when I come home from my victory to a battle, from a battle. Pag manalo na yung battle, di ba, mauwi na siya. Sabi niya, pag uwi ko, ang unang lalabas sa pintuan ng bahay ko, i-offer ko sa iyo. Grabe. Hindi naman naghingi si Jesus ng, o si God ng promise sa kanya. Gawa-gawa ng promise. Alam niyo, trahedya ang nangyari. Nag-promise siya kay God eh. Ang unang lumabas pag uwi niya ng bahay, ang kaisa-isa niyang daughter. Alam niya naman na isa lang anak niya. Tapos magsabi-sabi siya, I will offer anyone who will come out of the door of my house first. Eh di ba pag umuwi yung tatay, di ba ang anak palagi mauna sa pintuan? Ganun naman yan eh. Tapos magsabi-sabi ka, Lord, pag nanalo lang ako sa battle ha, pag ginawa mo to sa akin, I will offer anyone who will come out of my house. Akala niya yung lalabas na yung mother-in-law niya. That's a joke actually. Hindi lumabas ang taong ano, or akala niya yung lalabas yung taong kinaano niya ba? Yung parang alam mo, akala siguro yung lalabas yung husband ko, naiinis ako sa kanya. Siya yung offer ko kay God. Huwag naman. Okay, ang lumabas yung daughter niya. Alam niyo, sabi niya, my daughter, I'm so sorry. I made a promise to God that I will offer you. Alam mo anong sabi ng daughter niya? Di ba dapat magagalit yung bata? Anong sabi ng daughter niya?
Dad, can you allow me to grieve with my friends before you offer me to God? Grabe. His daughter even submitted to God. Whose fault is this? Is it God? No. It was Jephthah. Minsan, ito yung rulo, ito yung lesson. No? Sometimes we make promises to God and we're not careful. Ang exchange pala nun, magiging kapalit pala nun yung family mo. Sabi mo, Lord, if you just bless me, hindi ka maingat, oh. Sobrang blessed ka na pabayaan mo pala family mo. And that blessing is not a blessing. That's a curse. Because we are so fast, we're so quick, too quick to make promises to God. Pag cornered na tayo, di ba? God, solusyonan mo lang problemang to and I will serve you talaga. And so, nasolusyonan. So, sobrang na-enjoy ka sa solusyon. So, sobrang na-enjoy ka sa blessing. Naapektuhan naman yung marriage mo, yung spiritual life mo. Puro ka na lang blessing. Puro ka na lang business. Wala nang spiritual life. Be careful. God gave you the blessing and you forgot that He was the one who blessed you. That's who we are. We are so quick to make a promise before God. But the good news is, God is our promise keeper. And that's why, as God's people, tayong mga naniniwala sa Diyos, we can say, God keeps His promise. Diba? God, He keeps His promise. Kaya, tanungin mo, ano yung promise ni God? Paano ka sasagutin ni God? Magbasa naman tayo ng Bible, please. Andiyan na lahat eh. Minsan, Lord, give me direction. Give me direction. Hindi ka na nagbabasa ng Bible, give me direction. Give me direction. Lord, give me wisdom. Basa-basa naman ang Bible pag may time. Hindi lang pag may time. Gawan mo ng time. Don't find time. Make time. Especially, you are talking to the creator of the world and the creator of wealth. Okay? So God is a promise keeper. And the most important promise that God fulfilled is when He said, I will save you. I will send Jesus Christ. Whoever believes in Him, in my Son, will have eternal life. They will not end in hell. They will have eternal life with me in paradise. That's the meaning of Christmas. Bakit may Christmas? Jesus Christ is Emmanuel, God with us. Emmanuel means God with us. There are a lot of blessings that we can thank God for. Health, wealth, learnings from a mistake, breakthrough from your problem. But the most important promise that God gave us, He is with you. Aanhin mo yung business mo, aanhin mo yung blessing mo ngayon, kung hindi mo naman kasama si Lord. Walang say-say yan. The most magandang promise na natanggap ng bawat isa, kung naniwala ka kay Jesus, God is with you, Emmanuel. That's the meaning of Christmas. And so, yes, we are happy with our family and friends during Christmas. May vacation tayo, may reunion, but the most heartwarming, soul-assuring is God with us. When you are anxious, if God is with you, there is peace. Sabi niyo, yung peace na yon, who said that? Yung peace na yan, that peace will guard your hearts and mind in Jesus Christ. Ibig sabihin, pag may peace ka pala ni Jesus, igaguard niya yung heart and mind mo from anxiety, from anything that will harm you. And so, God with us. As a community of Christ, we can say that indeed God is with us. Next, verse muna tayo. Solomon, the father of Rehoboam,
Rehoboam, the father of... Ay, balik pala, sorry, balik pala. Diba, tapos na si Abraham. Sa ilalim dyan, si David. Okay. From Abraham to David, 14 generations, sabi ko, diba? So, what can we learn from David naman? Basahin naman natin sa 1 Samuel chapter 16, verse 1. Okay, babasahin ko, ha. 1 Samuel chapter 16, verse 1. Ito naman yung pagpili kay David bilang hari. The Lord said to Samuel, siya kasing prophet that time, how long will you grieve, priest. How long will you grieve over Saul since I have rejected him from being king over Israel? Ayoko na kay Saul. Inappoint ko siya maging hari ng Israel. Hindi na naman ako sinusunod. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. Punta ka kay Jesse, taga Bethlehem. Oh, si David pala, taga Bethlehem. And amazing, after thousands of years or hundreds of years, amazing, di ba? Pinanganak si Jesus sa Bethlehem din. Grabe, ang great grandfather niya, si David, taga Bethlehem. Grabe, no? Grabe. Hindi to pwedeng sabihin na coincidence lang. Now, going to verse 11 to 13. Yun, pumili na si Samuel. Dami niyang pinili. Pito ata yung anak ni Jesse. So, napili niya na yung, pinakita na sa kanya yung anim. If I'm not wrong, pito lahat yun eh. Sabi niya, Samuel said to Jesse, the father of David, ito na ba lahat yung anak mo? Meron pa isa, yung youngest. Kaso, he's a shepherd. O, pag shepherd ka, syempre, amoy tupa ka. Mapanghi, mabaho. Shepherd eh. Tapos, youngest pa. Pag youngest, hindi yan usually pinipili maging leader. Pero sabi ni Samuel, send and get him, for we will not sit down till he comes here. Hindi matatapos yung anointing bilang hari kung hindi ko makita yung last na anak mo. Tapos, and he sent and brought him in, si David, tinawag. Galing pa yun sa mga tupa. Now, he was ruddy. Pag sinabing ruddy, ano nga, yung magaling sa English dyan, R-U-D-D-Y, ruddy means... Google nyo. Anong ruddy? Ruddy is? Sabihin nyo. Anong ruddy? Of a person's face having healthy red color. Oh, grabe. Pinky cheeks, no? Mga foreigner talaga. O, kaya kayo na in love sa foreigner, no? Tapos, ang ganda pa ng pagkasabi, ha? Basahin nyo, kung may Bible kayo sa bahay ni God. Sabi niya, verse 11 to 12. Okay. He sent him. Ruddy had beautiful eyes and handsome. Guwapo pala si David. So, naging hari ba siya dahil gwapo siya? Hindi. Hindi yun ang basihan. Tapos, sabi ni Lord kay Samuel, the priest. Priest kasi si Samuel. Arise, anoint him, for this is he. Siya ang pinili ko. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Ano kayang feeling ng anim na kapatid? Bakit yung bunso pa yung napili? Grabe naman yan. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. Samuel rose up and went to Ramah. So na-anoint nga si David, and the presence of God stayed in David. Wala na kay Saul. Si King Saul, panis na. Ayoko na sa'yo. Bakit? You are a disobedient king. Si David na. So anong feeling din ni Samuel, no? Buhay pa siya, may na-anoint ng ibang king. Pangit, di ba? Now, ito yon. What can we learn from the life of David? Okay, go tayo sa slides ko kanina na may number one truth and number two truth. Next slide. Number one truth kanina, from the life of Abraham,
Okay, sige, next. From the life of Abraham, we can learn. Number one, he is the promise keeper, kay Abraham. Number two, he is the divine king. Kaya pala na-mention si Abraham kasi na-fulfill ang promise ni God sa kanya. Nakita mo naman, ang dami niyang generation sumunod sa kanya, no? And also, hindi lang yon. Kay David naman, na-promote siya. From nothing, tinaas siya ni Lord bilang king. So ano, paano natin ma-apply ito? Christmas, you appreciate Christmas not because kumikita business mo, not because may bonus ka. Appreciate Christmas because God will promote you in a divine way. Like David. Ha? Kahit ano pang gawin mo, kung hindi ka ipopromote ni Lord, wale. Divine promotion comes from God. Not because you said it, nasabihin mo, I claim it. Hindi yan mangyayari dahil claim mo. Mangyayari yan dahil sinabi ni Jesus, sinabi ni God. Kasi whatever God says, yun yung mangyayari. At ito pa, divine promotion is not... Divine promotion means sa Bible, the humble I will lift up, the proud I will ibababa ang mga mayayabang. Ibababa ko yung mayayabang, yung mga humble like David, itataas ko. 'Yun ang ibig sabihin ng divine promotion. Ano pa? If you are in your at the bottom of your life right now struggling, are you depressed? Are you struggling? Are you having fear? You know what? God assures you this. I will divinely promote you. Just be humble before me. Huwag kang maging mayabang. Recognize me that I am the one who kept that promise. That's why you are now what you are. You are now where you are because of me. I am the one who kept that promise. I am the one who made that promise fulfilled in your life. And I am the one who divinely promotes a person. It's God who promotes us up. Ano pa ang ibig sabihin ng promotion? Ito yon. Kung nabasa nyo yung John chapter 15, it's about, I am the vine, you out grapes. Israel, mamaya ah, na-remind ba kayo na mag-prepare ng grape juice or any kind of juice and biscuit? Kung wala, okay lang din. Okay lang. Sa mga meron na. We will have a communion. Now, in Israel, grape wine is a common thing. Now, nung sinabi ni Jesus, those branches that doesn't bear fruit, I will lift up. Kasi ang grapes, pag nasa lupa, mamumunga man siguro konti. Pag tinaas yan, dadami ang grapes. Sa English version, napakalayo. Those branches without fruit, I will cut. Siguro, ginawa nila sa English cut because ang grapes kasi pinuprune din yan eh. Diba? The more they prune it, the more the dami ang branch, the more magkakaroon ng bunga. But actually, ang pinaka-right na word talaga, if you go to the Greek word, it's about aeros. A-E-R-O-S. Aeros. Kung saan ang galing yung aerodynamics. Ang meaning sa Greek, lifted up. Lifted up. Lifting up. And so when God divinely promotes you, He will lift you up like a vine, like a grape vine, like a grape branch. Because Jesus is the vine, He is the source of nutrients. We are the branches. If God lifts us up, eros yun sa Greek, it's about God will lift you up. And that's how you bear much fruit when God lifts you up. And I assure you, not me pala, God assures you, when you face this year, kahit may Omicron pa yan, kahit may rumors of war pa yan, alam nyo ba, there are wars in other countries na, huwag kayong matakot, God will lift you up.
over your fears. Kahit anong mangyari, be in the Lord. Kasi huwag ka talaga huwag ka talaga humawak sa temporary things. Don't put your life on your money, on your business. Yes, if God blesses your business, that's good. Because He's the lifter of our souls. He's our divine promoter. And when He lifts us up, we bear much fruit, even in most harsh conditions of life. Okay, grabe no? Genealogy lang to, may meaning pa rin pala. Last, ayoko nang tagalan to. Basahin muna natin ang verse ulit, yung last slide na verse. Yung verse, balik tayo sa verse, yung last. Okay, after the exile to Babylon, yung mga Israelites na exile sa Babylon for 70 years, ito naman yung mga generations na sumunod. Papunta sa kay Jesus the Messiah sa verse 16. Ang galing, no? Now, what can we learn from the people of God who were exiled? What can we learn? Yes po, it's already prophesied in the Bible. That's why wag na kayo magulat. Tama po yun. Thank you, Princess. And so, na-exile sila sa Babylon for 70 years because they are hard-headed. They worship other gods. They don't rest. They just work, work, work. Alam niyo ba yun? Mga Israelites, tigas ulo eh. Sabi ni God, on the 7th year, wag na kayo magtanim. Pahingahin niyo rin yung land of Israel. Huwag puro tanim. Eh, mga gahaman yon sa pera. Hindi. Hindi kami niniwala kay God. Kahit 7 years na yan. 7th year na to. The year of Jubilee yung 7th year eh. Hindi, magtatanim. Sayang kita. Hindi sila nagpapahinga. Hindi na sila nag-worship. And spiritual gathering is a worship time. I'm very happy you are going to your own church. You worship God. Worship God there. And to those who are not having a church, this could be a church for you. Sorry, may tumatawag family ko. And so, they are not resting. They are hard-headed. And so, that's why God took them from the land. For 70 years, na-exile sila sa Babylon. Kaya tuloy, yung land of Israel, nakapahinga ng 70 years. 7 is perfect. Ibig sabihin, perfect rest. At namunga ulit ang Israel na land nung binalik na sila ulit, fertile na lang yung land nila. And so ang ano dyan is, when we are hard-headed, we are rebelling against God, we are sinning against God, He will discipline us. And we will read the last verse. Sorry. We'll read the last verse. God is our loving Father. Okay? Punta tayo sa last truth ko, yung loving Father. Babasahin ko sa Hebrews. Thank you so much. Hebrews 12. Bakit si Lord, no, kung magkakamali tayo, i-discipline niya tayo? It's because He loves us. Katulad ng mga Israelites, dinala sila sa Babylon because they are sinning against God. Anong sinabi dyan? 10 to 11. For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. Okay, yung mga earthly fathers natin, dinidisiplina na tayo, pinapalo or pinapa-time out or grounded. Kasi they know it's the best for us. And so, sabi niya rin, but God disciplines us for our good that we may share His holiness. Yan. Yun ang ibig sabihin nun. God disciplines us because we're living a sinful life. We are living apart from Him. And so, verse 11, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Diba? Masakit naman talaga yung disiplina. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. If you have been trained by God with discipline, you will harvest the fruit of righteousness, and that is holiness actually, and peace. Yan na yung sinasabi niyong peace. When God disciplines you so that you will have peace, you will have righteousness,
And so, painful ang discipline because ganun talaga, but you will harvest a fruit of righteousness and peace. Now, the third truth is this. Kaya na-mention yung exiled people sa genealogy, kahit mga matigas yung ulo nila, it's because God is a loving Father. In-include sila for us to learn na if we are sinning against God, He will discipline us. Makinig kayo. Kung hindi ka dinidisiplina ni Lord, it's because hindi ka pa anak ni Lord. Kaya tanggapin mo na si Jesus. Kasi kung hindi ka anak ni Lord, masaya ka. Oh, pastor, hindi naman ako niwala kay Lord. Wala naman akong disiplina ng tanggap. Ayos naman buhay ko. Oh nga, hindi ka nga na disiplina. Hindi ka naman anak ni Lord. Hindi ka naman kasama sa langit. Sa anong gusto mo? Doon ako sa anak ni Lord na kahit disiplinahin niya man ako, alam ko, kung may pagpapalo, may pagpapala. Sa mga ayaw magpapalo dyan, kasi ayaw mo, gawin mo pa rin kasalanan mo, go ahead. It's your decision. Our God is a loving Father. He will not allow if we are living a sinful life. Pasalamat ka kung nag-struggle ka ngayon because after that, divine promotion. Genealogy to ha, puro pangalan, but that's the message of God for us. We experience Christmas and we experience this with the people of God. Ano naman yung genealogy? Sobrang daming taong minention. Ibig sabihin, bawat tao, kahit matigas ulo, from Adam to Abraham to David to the exiled people of Israel, lahat yun matigas ulo. Lahat dyan ha, alam ni Princess to. Yung verse 5, Matthew chapter 1 verse 5, yung pangalang Rahab, prostitute yan, pero naging part siya ng family tree of the Messiah. And what does it mean? All of us, even if we are the worst sinner, has the opportunity to be saved if you believe in Him by faith. Whoever you are. Ako nga eh, I consider myself the worst sinner. Like Paul. I quote Paul. Sabi niya, he's the worst sinner. For me, I'm also the worst sinner. But God gave me the chance to have eternal life. And God used me, like David, to be a leader. I am nobody, but I am here because of the grace of God. I am also a flawed person. I have so many past sins. I have present struggles, but God is my loving Father. He will prune what is not bearing fruit in my life. Every area of your life, God will cut. Kung hindi sumisikat si Lord sa business mo, sorry na lang, He will cut it. Kung hindi sumisikat si Lord sa buhay mo, sorry na lang, He will discipline you. Okay? And so that's the word of God tonight. Now, we will go now to the communion. Sa mga, alam ko naman, nag-communion na kayo sa church nyo, pero syempre, kahit online lang ito, I believe we are one in the Lord. Now, everyone who believes in Jesus Christ, then you take your symbols there if you are a believer of Christ. At kung wala ka namang symbols ngayon, wala kang juice dyan, at wala kang tinapay, okay lang po, wag po kayong mag-alala. Kasi gagawin na natin every first Sunday of the month, ganito na tayo. Matik na yan ha, lahat na nandito. Alam nyo, first Sunday of the month, prepare your grape juice or grape wine or red wine and a biscuit na plain. Kasi dapat plain, huwag kayo magkumain sa communion ng may asin or may sugar. Hindi pwede yun. Kasi as respect, okay? It's the body of Christ na He suffered on the cross. His body was broken for us to be made whole. And so God is with us. He invites us also to be with Him. Si Lord, nagkatawang tao na kay Jesus Christ eh. But kayo ba?
Lumapit na ba kayo kay Jesus? We need the Lord. And so, basahin ko lang sa ano ha? 1 Corinthians chapter 11 verse 27 muna. Before we do this communion, ang sasabihin ko lang is this. Sabi ng Word of God, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Kaya hindi natin gawing joke ito because sinabi ng Bible, we need to examine ourselves. How to examine yourself before you take the Holy Communion? You need to allow God to examine yourself. Lord, I am coming to you. For sure, I have sinned in you, against you in my mind, in my heart. For sure, I have sinned against someone today. For sure, I have hurt someone today. Forgive me. Because if you will not examine yourself, ha? Tandaan niyo to, 1 Corinthians chapter 11 to 28 na tayo. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. 29. If for anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak, sick, some have died. Now, if we are not examining ourselves, and we just take and take the Holy Communion, without even reflecting that we are remembering the sufferings of Jesus Christ, we are disrespecting God. If we are doing that, ito na, i-warning ko na kayo in advance. From the Word of God, those who take the Holy Communion without recognizing that it is the symbol of God or Jesus Christ suffering, be careful. Sabi dyan, some are sick, some are weak, some have died. And so, minsan nagtataka ka, bakit ako nakaranas ng ganito, ng ganito, ng ganito? Minsan kasi, as we take the Holy Communion, we just take it lightly. Don't forget, that's the body and the blood of Jesus Christ. Not literally, but a reminder that 2,000 years ago, Jesus offered his body to us. Okay? So now, on the night Jesus was betrayed, sabay-sabay tayo after this, Jesus broke the bread and he gave thanks to the Father. He prayed to the Father and gave thanks. He broke it and gave it to his disciples. And he said, this is my body broken for you. Do this in remembrance of me. Let's partake the bread if you have your bread. Lord. And the same way Jesus took the cup, after he had given thanks to the Father, he said to his disciples, this cup is the new covenant. In other words, the new promise in my blood. Whenever you drink this, do this in remembrance of me. Let's drink the cup prayerfully. Praise the Lord. Let us pray. O God, your blood was shed for us on the cross for us to be forgiven. Thank you for the salvation you have bestowed us. Thank you for you assure us that we will become your children if we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Thank you that before your throne we find grace and we receive mercy. Salamat, Panginoon. And I pray that as we continue to remember you, not just remember you, but we will share you to others
share the gospel, share the good news that Jesus Christ is our Savior and our Lord. He died on our behalf and offered us salvation. To anyone who believes in Jesus, you will experience eternal life and also an abundant life. Because our God, He is our promise keeper, He is our divine promoter, and also He is our loving Father. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much. Ayan, everyone. Grabe. Dami kong nasulat kasi. So I don't know how to start. Pero feeling ko kasi si Pastor parang may CCTV dito sa bahay. Parang alam niya yung nangyayari sa akin. Ano? So I'm sure marami rin naman. Napakaganda ng ano natin ngayon. Mga learnings. Siyempre, to remind us, to summarize, God is a promise keeper. God is a divine promoter. And God is a loving Father. So, bakit sabi ko parang nandito si Pastor Ralph? Kasi isa sa mga assignment ko dun sa binabasa ko ngayon is to check, for me to have a new beginning, I should check what is God's promises. And ito yung mga assignment ko na hahanapin ko dun sa mga verses na binigay. Promise for wisdom, promise for forgiveness, promise of faithfulness, promise of your future, promise for provision, promise for purpose, and promise for salvation. Ito yung mga assignment ko. Tapos sakto naman ngayon na, yun nga, God is a promise keeper. So, nakakakilabot lang talaga. Kasi, yun yung assignment ko kanina ng ano, madaling araw, ah, about God's promises. Nahanapin ko, ano ba yung promise? Kasi, syempre, we know God has promised for us. Pero, ano nga ba yun? Ano ba yung promise niya? Tapos, yun nga, nakakilabot lang kasi may assurance si Pastor Rat, no? Today na, lahat yan, na promise na hanapin ko, eh, ikikip ni God. So, grabe. And yung divine promoter, tama naman, kung ano man yung, hindi man tayo ma-promote dito sa lupa, no? Ma-promote tayo sa langit. Mas grabe yon. Mas grabe talaga yon. Kaya, wag mo sabihin na wag ka magpakabuti dito kasi baka wala naman akong ganyan-ganyan. So, kasi we never know, eh. And ito nga sinulat ko, the life of Jesus is beyond our knowledge. No scientific explanation can define his existence. So, huwag mo nang i-figure out kung paano nangyari yung 4,000 generation na yun. Kasi hindi mo madedefine. Hindi mo talaga madedefine ang existence ni Jesus Christ. Dahil it's beyond our knowledge. And lastly, minsan, kaya tayo nahihirapan din pala, no? Kasi nga, nalalayo ka na pala. Nalalayo ka na sa yung hirap na nararanasan mo ngayon. Wake up call. Baka wake up call 'yan. Na discipline niya ni Lord na teka lang, nawawala, naliligaw ka na ng landas, balik ka sa kanya. So 'yun yung realization ko sa buong less ano natin ngayon, spiritual gathering. So you're welcome to share po kasi for sure yung sharing is may matututunan, mapupulot tayo sa isa't isa. Yan. Anyone po ba na gusto mag-share ng konting thoughts? Ako confirm ko lang yung... Kasi baka sabihin ng iba, pag nagbasa tayo ng Bible, hindi... paano mo malalaman kung promise sa'yo yun ni Lord or kung ano? I just want to share a testimony based on my experience. Alam nyo, kayang maging literal ni Lord. Naniniwala ba kayo? Sa promise niya na nasa Bible, kaya niyang maging literal. 2021. So, 2019, meron kaming face ng husband ko na walang sinasabi si Lord kung saan niya kami dadalhin. Magtatapos na yung work ng husband ko, tapos wala na siyang work. Ganun yung nangyari sa amin. So sabi namin, kahit anong apply niya sa city namin, sa old city namin sa dito sa Germany, hindi siya natatanggap. Hindi siya talaga natatanggap. Tapos
So nag-seek kami sa kanya, nabasa kami ng Bible, ganito, ganyan. Tapos, one time, I remember that was March of 2019, roundabout. Sabi niya, binilagay niya kami sa Isaiah 33. Tapos, talagang super strong yung impression niya sa verse 17 na, your eyes will see the king in his beauty. They will see the land that is very far off, stretch wide the land. Yan yung vision na binigay niya. Ilalagay ko kayo sa lugar na yung land is stretch wide. So, Lord, kapatagan. Sabi ko, Lord, kapatagan. So, sabi ko, san kaya? Sabi kong ganun. Tapos, alam ko na yung land ng dito, kung saan kami na ngayon, yung sa lola niya, wide land talaga to, kapatagan. So, I thought, dito kami ilalagay. Tapos, pero sabi ko, meron kasing bundok dyan eh sa likod ko, sa likod namin. So, parang hindi siya, ano pa, hindi pa siya ganun. Tapos sabi ko, feeling ko nasa malapit lang sa lola niya. Yun yung impression ko nun. Tapos, unti-unti nag-fast forward, nakatanggap siya ng job. Alam niyo ba yung job? Nasa state kami na pinakamahal sa Germany. Tapos, akala namin yung salary na okay sa amin, hindi pala okay sa cost of living. So, nung time na yun, actually, hindi lang isa yung fulfill na promise ni Lord. Nung time na yun, sabi ng husband ko, ayaw niya ng mag-work sa isang work na hindi siya nagsiserve kay Lord. Gusto niya, work at the same time serving with the Lord. So, grabe, sabi ko, syempre, my worryful, anxious self, saan natin kukuha yung pera kung walang work na ganyan for you? Tapos yun, fast forward, nakakuha siya ng work. Alam niyo ba? Nung pumunta ako sa apartment niya sa isang lugar, hindi pa siya nakapunta ng city na kung saan siya ngayon nag-work. Super kapatagan. Like, literal. Like, wala kang makikitang mountains. Sobrang wide land talaga siya na you cannot really see the end. Parang ganun. Which is the fulfillment of what he said to us 2 years ago. So that's how literal God was. And hindi lang yun. Finulfill niya din yung desire at yung promise ng niya sa husband ko 10 years ago that he will use his talents to influence rich political people kasi graphic design siya eh. And now he's working in the biggest nagte-train ng mga tao sa mga companies spiritually, yung nagbibigay ng mga materials ganun. And he's working at the same time serving the Lord, and his God also fulfilled his promise to him 10 years ago that he will talk to a lot of high people. So he's talking with millionaires, billionaires, yung mga politicians. So yan yung promise sa kanya. So it took long 10 years for him, but still God fulfilled it. And yun, minsan kasi lahat ng promises ni Lord beyond our imagination, beyond what we are actually outside your comfort zone. Yun parating sinasabi ni Coach Anne, which is minsan nakakatakot, pero pag si Lord na nagsabi, hindi mo siya masastop. Yun. Yung obedience na lang. So, that's why I'm encouraging, which is, we are encouraged by Pastor to really read the Bible because dyan niya tayo kakausapin. Dyan talaga.
Para dun sa iba na paano ba magbasa ng Bible. Actually, wala namang perfect way, no? Pag-pray mo din. Kasi ako nag-pray ako eh. Ang daming pinadala ni Lord sa akin para tumulong. Totoo, alam nila yan. Alam nila, Pastor, ni Princess. Kasi I pray. Lord, hindi ako marunong magbasa. Paano ba to? Pero He knows my desire that I want. And He showed me to as well na I ask kasi, I think I keep telling this to everyone. One night, I kneel down. Lord, paano, kausapin mo naman ako. And a stranger told me na, anak, exact word ah, anak, magbasa ka ng Bible. And I prayed, Lord, guide me ha, to my journey. And my journey is not overnight. So patulong po kayo kung sino yung gusto. And ayan, ang dami kami na nagbabasa ng Bible. Until now, Google is the answer. Pinakamadala, yun yung starting point, Google. We can use Google in other ways. Why not use it to read the Bible? Kasi I started there. And we're all here naman to help you, hindi lang sa business, pati sa pagbabasa ng Bible. Hindi man perfect, pero just keep praying to God will send you the right person to teach you. Ayun, kasi doon mo talaga makikita yung sagot. Sabi ko nga, this is, before, di ba, sabi natin, this is halos yung manual ng buhay natin. Ang Bible. Ayun po. Cliche siya, pero totoo. Cliche totoo, siya. Totoo. Totoo siya. Sabi ko nga eh, ito na pala yun. Paglabas dapat, ang mga inaanak nyo, bigyan nyo ng Bible. Ayun, yung mga inaanak nyo, bigyan nyo ng Bible. Ayun. Anyone pa po ba? Or all good na? Ayan. So I'm very happy because last month, CTL Ren, GL Ren, so yes po. Go. Ay, sorry. Ayan, hello po. Ayan. Thank you very much po. Ayan. Paz, thank you very much po. Ayan. So, yung sa akin po, ano, in connection dun sa sinabi ni TL Princess kanina na obedience yon. So, kasi na-mention ni Pastor kanina yung word na Rahab. Nung unang rinig ko, Grahab yung ano, yung rinig ko sa kanya. So, na ano ako, parang na-curious ako, sino ba to, sino ba siya. So, nakailang tabs din ako, pero may malalim pala siyang story. So, hindi ko na ungkaten, pero yung punto nun is, sabi dito, faith produces works, tapos unbelief produces disobedience. So, ang ginawa pala kasi talaga basta may ginawa si ano ni si Rahab na ano sobrang heroic kasi siya yung ano prostitute na heroine at that time as well. So sabi dito pinaka striking sa akin, God does not concern himself with what we were, kung ano tayo before, pero kung ano yung tayo ngayon at kung ano yung tayo in the future. Ayun. So nakikita niya, tinitingnan kanya palagi, and God watches everyone, especially yung mga hindi nandito sa room, sa meeting room natin. So parang tayo, syempre we have our own responsibility to encourage them to be with us, 'di ba, kasi we're being blessed and so was them. Pero mas iba pa rin pag nandito ka, 'di ba, nakakapag-refresh ka ganyan. So yun lang po para sa akin, ano din talaga sabi ni TL Carmela, IGL Carmela, malaking help si Google yung kung saan ko nakita si Rahab. So, ayun. So, ayun lang po. Thank you very much po. Tama eh. Oo. Pero congratulations kasi last week, 12 lang tayo. Sabi ko nga, ay 12 disciples. Ngayon 13 na. Kasama na natin si Jesus. 13 na. So, ano na ako, aalis na yung isa. Ayan, picture na pala tayo. Ah, sige po, Ma'am Marlene, bago ka umalis, kung hindi kaya pa, picture tayo, mabilis lang. 1, 2, 3. Sorry po, pasensya na po. Okay lang po. Ayan. Bali, sharing na lang naman to. So, anyone gusto pa mag-share bago para makatulog kayo? Okay na? Ayun. We're very grateful for today. And ayun nga, 13. So, next week, 14 na tayo. Ha? Kahit pa isa-isa lang yan. Basta dumadami tayo. Okay na yun. Ayun. So, thank you for today. Thank you, Pastor. And kita-kita tayo next week. Let us pray. Mag-pray ba tayo ulit? Abo, ayan. Let us pray na lang before we separate. So, yeah, hindi yung grab, ha? Hindi yung grab, tok-tok yun. Okay, so, joke lang. So, ano, ako naman, because yung nilid din ako ni kaming mag-asawa, ano bang awaits us sa 2022? Sabi ko nga, nawala ng trabaho asawa ko.
Tapos, may nangyari pang hindi maganda. Pero ang sinabi sa amin ni Lord sa Proverbs chapter 22 verse... Proverbs 20 verse 22. Nagkataon 2022. Ito pala yon. Minsan, di ba, pag may ginawang mali yung tao sa iyo, sarap sa pakit. Sarap mag-revenge, no? Pero ang sabi ni Lord sa amin, Proverbs 20 verse 22. Wow, this is our verse for the next year. Tingnan nyo. Proverbs 20, 22. Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord and He will deliver you. He will promote you. He will deliver you. He will lift you up. Huwag kang gumante. Let God do His work. So that's the promise of God for us. Kaya nawala ng trabaho asawa ko. Yun, connected yan doon. Anyway, let's pray. Thank you so much. Let's pray. Panginoon, thank you. You make a promise to us. Kahit di naman kami karapat-dapat. But because you give us your grace, you show us your grace, you forgive us from our sins, basta kami mag-repent lang din. You give us promises. Basta iput lang namin lahat ng trust namin. Full trust talaga. Hindi yung parang 50% lang. Lord, help us to trust you because many times we are so fearful. We are anxious of many things, but we forget. You are the one who created all these things, who created everything. You are our God and you will lift us up from our present condition. Kung ang iba dito nag-struggle sa health or sa kung sa anong bagay, God will lift you up by His grace. Kung ang iba naman dito successful, God will lift you up from being successful to a new success. Now, the Father bless you all, and the grace of Jesus Christ be upon you, and the power of the Holy Spirit make you fruitful, prosper you, to be a blessing to others. In Jesus' name, amen. Ayan, thank you. Nga pala, na-promote pala ako. Pinromote ako ni Tia Lawrence, the host na nito. Ayan, thank you po everyone. I hope you will have a good week ahead. Ayan. God bless. Bye. Thank you po. God bless you all. Thank you so much. Merry Christmas, man. May kasunod na ham pala yung dinamay. Sarap ng tugtog eh. Mahilig ako sa mga ganyan eh.